Bago tayo magsimula kabayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para wala kang mamiss na mga kwento. At kung magustuhan mo ang kwentong ito, ay pindutin mo na ang like button. Ayun lamang kabayan, at ngayon, simulan na natin ang kwento. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay hango sa karanasan ni Lolo Premin na naganap taong 1953 sa probinsya ng Antique. Binatilyo ng mga panahong to si Lolo Premin. Kagaya ng iba sa atin, ay palakaibigan rin ito, lalo noong kabataan niya. Tahimik lang noon at simple ang pamumuhay sa lugar nila Lolo Premin. Hanggang sa makilala nila ang isa ring binatilyong si Gaspar. Nakilala ito ng grupo ni Lolo Premin nang minsang namataan nila ito isang hapon malapit sa isang ilog kung saan sila naliligo noon at nangunguha ng mga lamang tubig ng kanyang mga kaibigan. Mga nasa mag-aalas tres yun, nakita nilang hirap na hirap iyong hinihila ang tatlong sakong malalaki na naglalaman ng mga sinibak na kahoy. Napagpasyahan ng grupo ni Lolo Premin na tulungan ang binata sa pagbuhat nun. Nakita kasi nilang sobrang payat ng binata at hirap na hirap sa kanyang ginagawa. Kaya kahit mga basang-basa ay nagtulong-tulong ang mga yun na ihatid si Gaspar sa bahay nito. Narating nila ang bahay ni Gaspar matapos ang halos isang oras na lakaran. Ayos lang naman kasi masaya naman noon silang naglalakad at nagbitbit ng mga kahoy. Walang ibang katabing bahay ang mga ito at napapaligiran sila ng mga mayayabong na mga puno. Ang itsura ng bahay noon nila Gaspar ay isang kubong may kalakihan. Parang kasya ang dalawang pamilya ron. Sumalubong rito ang marahil ay lola ni Gaspar. Sobrang tanda na nun kung titignan. Yukong-yuko na ang likod nito. Ngunit napakaganda ng mahabang buhok niya. Tuwid na tuwid at puti na lahat yun. Kaagad ipinakilala ni Gaspar ang grupo ni Lolo Premin sa kanyang lola. At isa-isang nagmano ang mga ito. Inanyayahan silang kumain ng matanda, ngunit tumanggi na ang grupo ni na Lolo Premin, lalo pa nang ipaalala ng isa sa kanila yung mga iniwan nilang huli sa ilog. Baka raw may ibang kumuha ng mga yun. Isa pa, baka gabihin na sila ng uwi. Medyo may kalayuan pa naman ang lalakarin nila, kaya nagpaalam na ang mga ito. Bago sila makaalis ay inimbitahan sila ni Gaspar na pumunta na lamang sa kaarawan nun. Tatlong araw daw mula nun ay magdiriwang ito ng kaarawan niya. Doon na lang daw sila bumawi. Nagtinginan ang buong grupo at nagngitian ang mga ito. Sumang-ayon silang dumalo sa kaarawan ni Gaspar na kanilang bagong kaibigan. Matapos ang pag-uusap ay nagpaalam na ang buong grupo ni Lolo Premin at patakbo nang bumalik ng ilog para kunin ang mga nahuli ng mga ito. Makalipas ang tatlong araw, kagaya ng inaasahan, ay pumunta nga ang grupo ni Lolo Premin sa bahay ni na Gaspar. Naroon at may nakahanda ng mesa ng napakaraming pagkain. Iba't ibang putahing mukhang napakasasarap lahat. Sinalubong kaagad sila ni Gaspar. At sumunod na lumabas ang lola nito. Tinanong ni Tasyo na isa sa mga kaibigan ni Lolo Premin kung sino pa ang ibang kasama nila sa bahay. Sinabi ni Gaspar na sila na lang ng lola niya ang naroon. Wala na raw ang mga magulang nito. Patay na raw.
kung ano ang dahilan ay hindi na sinabi pa ni Gaspar. Maya-maya ay muling nagtanong si Tasyo kung gaano karaming bisita ang darating at napakaraming handa nitong si Gaspar. Sinagot siya ni Gaspar na wala nang darating pang ibang bisita kundi sila lang. Nagtaka si Lolo Priming kasi sila lang tapos ganun karami ang handa. Pilit na inaalis ni Lolo Priming sa isip nito ang pagtataka at pagdududa. Ngunit hindi talaga maalis. Parang sa pakiwari nito ay may mali sa mga nangyayari. Pinaupo na sa isang mesa ni Gaspar ang mga bago nitong kaibigan at sinabing siya na ang kukuha ng mga kakainin ng mga ito. Sumunod kaagad ang buong grupo. Pag-upo ng mga ito ay sinabihan sila ni Gaspar ng "Huwag na kayong alis dyan ha. Ako na ang kukuha ng pagkain nyo. Antayin nyo lang ako dito." Pag-alis ni Gaspar ay inilapit ni Tasyo ang mukha nito kay Priming at biglang bumulong ng "Pri, duda ko dyan kina Gaspar. May kakaiba dito. Ikaw ba? Ano sa palagay mo?" Tanong ni Tasyo. Sumagot din ng pabulong si Lolo Priming ng "Alam mo, pares lang tayo eh. May kakaiba rito." Sagot ni Lolo Priming. Doon na niya pasikretong sinabihan ang buong grupo nila na huwag munang basta-basta kakainin ang ihahain ni Gaspar at kailangan muna nilang makasiguro na ligtas sila rito. Pagdating ni Gaspar at ng lola nito ay isa-isang inihapag sa kanila ang kanilang pagkaing nasa kanya-kanyang plato. Lima silang magkakaibigan, ngunit nakapagtataka dahil iba-iba ang laman ng kanika nilang mga plato. Ang tatlo sa kanila ay puro prutas lang ang laman, habang kina Tasyo at Lolo Priming ay kanin at ulam. Tapos, hindi pa parehas ang ulam nila. Doon na mas tumibay ang pagdududa ng dalawa kina Gaspar. Nakatitig lang ang magbabarkada sa kanilang mga plato habang nakabantay si Gaspar sa mga ito. Hanggang nagsalita itong si Gaspar ng "Oh, kumain na kayo. Ubusin nyo yan ha." Iniangat ni Tasyo ang ulo nito at tumingin kay Gaspar at nakiusap ito kung pwede ba silang ikuha ng tubig muna para makainom bago kumain. Ngumiti naman si Gaspar at umalis upang kumuha ng tubig. Doon na nagkaroon ng pagkakataon si Tasyo na ilabas ang kalamansi na nasa bulsa nito at mabilis na pinigaan ang pagkain nila ni Lolo Priming. At unti-unting nagbago ang anyo ng pagkaing yon. Kitang-kita nila kung ano ang tunay na sahog nun. May mga kakaibang tipak ng laman, daliri, tenga ng tao, at kung ano-ano pa. Gulat na gulat ang lahat sa kanilang nakita. Wala nang pagdadalawang isip pa at pumaripas na ng takbo ang magkakaibigan papalayo sa lugar na yon. Habang patuloy sa pagtakbo ang magkakaibigan, ay may napansin ang mga ito. Nagmungkahi si Tasyo na huminto muna sandali at magpahinga. Tutal mukhang nakalayo naman na sila. Naupo muna ang mga ito at kumuha ng kanya-kanyang mga sanga ng punong pwedeng pamalo. Doon na sinimulang tinanong ni Lolo Priming si Tasyo kung bakit nagbago ang anyo ng pagkaing inihain sa kanila ng pigaan niya ng kalamansi. Tsaka mabuti ay may nakahanda itong kalamansi.
Bago tayo magpatuloy sa kwento, mga kabayan, ay gusto ko lamang hingin ang inyong konting oras para pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel na ito kung hindi ka pa nakasubscribe. At ganun din kung hindi ka nag-i-skip ng mga ads, ay maraming maraming salamat sa iyo, kabayan. Ayun lamang. At ngayon, balik na tayo sa kwento. Doon na ipinaliwanag ni Tasyo ang lahat. Makinig kayo. Alam nyo kasi kapag nagpupunta ako sa mga handaan, laging kabilin-bili na ng tatay ko na pigaan muna ng kalamansi ang aking pagkain bago ko kainin. Iwas yanggaw daw. Yung yanggaw yun yung hahawaan ka ng pagkaaswang ng isang aswang sa pamamagitan ng pagkain o kung anumang paraan. Yun ang dahilan kung bakit lagi akong may baong kalamansi sa tuwing pupunta ako sa handaan. Kaugalian na ng pamilya namin yan. Sa totoo lang, hindi ako ang unang beses na nakaranas niyan. Si tatay kasi nung nakipag-inuman sa kabilang baryo, sinubukan din niyang gawin gamit ang kanilang pulutan. Mabuti at tinuruan to ng kanyang tsuhin sa paggamit ng kalamansi sa tuwing dumadayo. Hindi nga ako nagkamali at may kakaiba nga kay na Gaspar. Di ba, pre? Tsaka, kaya ako kayo niyayang magpaingay dahil napansin kong pabalik-balik tayo dito sa lugar na to. Pansin niyo ba? Naliligaw tayo. Kaya ganito ang gawin natin. Turo to sa akin ni tatay sakaling maligaw ako. Magdasal daw sa Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Tapos ibaligtad natin ang mga suot nating damit. Ginawa ng magkakaibigan ang sinabi ni Tasyo. Nagdasal ang mga ito ng taimtim. Tsaka nagbaligtad ng mga suot na damit pagkatapos. Makalipas ang halos kalahating oras na paglakad-takbo ng mga ito, ay nakalabas na sila ng paanan ng bundok at nagpasyang huwag munang umuwi sa kani-kanilang mga bahay. Bagkus ay dumiretso muna sa bahay ni Natasyo upang sabihin sa tatay nito ang nangyari. Nang maikwento nila sa ama ni Tasyo ang nangyari, ay hiniling nitong sumama sa kanya si Tasyo at Lolo Priming. At pinauwi na ang tatlo, nanoy takot na takot. Sumunod ang dalawa rito at pinuntahan nila ang isang antingerong nagngangalang Tata Islaw. Nag-usap ang antingero at ang ama ni Tasyo at maya-maya ay nag-aya ang mga ito na tunguhin ang bahay kung nasaan nakatira ang maglolang aswang. Dala noon ni Tata Islaw ang isang tila patpat na ibinalot niya ng telang itim. At may isang supot rin itong daladala na may iba't ibang klase ng kagamitan. Ang ama naman ni Tasyo ay may dalang isang buntot pagi at may nakakwintas na botelyang naglalaman ng langis. Pagdating sa lugar nila Gaspar ay inabutan nila ang tahimik na kuburon. May iginuhit sa lupa si Tata Islaw at umiling ito, tsaka tumingin sa tatay ni Tasyo. Wala na sila rito. Alam ng mga yon na darating tayo. Kailangan nating magtiwan ng mensahe sa mga yon na hinding-hindi sila maaaring manggulo sa lugar na ito. Ika ng antingero. Maya-maya ay may inusal yun sa hangin. Hindi ito marinig ng malinaw nila Lolo Priming. Pero maya-maya ay may dumapong iisang malaking salagubang sa kamay ni Tata Islaw at may ibinulong siya rito. Saka ito muling pinalipad. Matapos yun ay nagyaya na ang matanda na sunugin ang buong kabahayan. Matapos mapaliyab ang kubo, ay may inilagay itong tila abo sa kanyang kamay at kanyang binulong bulungan, tsaka isinabog sa hangin. Matapos yan, ay nagyaya nang umalis si Tata Islaw. Habang naglalakad, ay ipinaliwanag nito sa kanilang lahat ang kanyang ginawa. Una ay yung pagtawag niya sa salagubang. Yun daw ay alaga ng aswang na iniwan nito para magmasid sa lugar.
Dinamitan raw niya yon ng orasyon para lumabas at puntahan siya. Doon raw niya ibinulong ang mensahe nito sa mga aswang na huwag nang babalik at manggugulo pa sa lugar na yon, dahil kung hindi, ay hindi ito magdadalawang isip na patayin sila. Sunod ay ang abong isinabog niya sa hangin. Yun daw ay abong kanyang inorasyonan para tawagin ang kanyang mga kaibigang ibang nilalang upang magbantay sa lugar at magbibigay ng babala sa kanya sakaling may masamang nilalang ang makatungtong sa lugar na iyon. Tsaka niya pupuksain ang mga ito. Napahanga ang dalawang magkaibigan sa kanilang narinig sa matandang antingero. Pagdating nila sa kanilang baryo, ay inulit ni Tata Islao ang pagbulong at pagsaboy ng abo sa bukana ng kanilang baryo. Sabay-sabi sa ama ni Tasyo ng, "Ah, alam niyo na kung para saan yung ginawa kong yan, ha?" Napangiti ang mag-ama at nooy pinauwi na sila ng antingero. Matapos mangyari yon, ay naging matunog na sa baryo ni na Lolo Priming ang usap-usapan patungkol sa mga aswang. At doon na rin nagsimulang ugaliin ni Lolo Priming ang magdala ng kalamansi sa tuwing pupunta ito sa mga handaan o kahit kakain sa mga kainan na kanyang natutunan kay Tasyo, nang minsang magdala ito ng kalamansi sa kaarawan ng aswang.